Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakahilig po sa mga iba't iba mga pampaswerte? Kayo po ba ay isa sa mga kagaya ko? Kasi ako po ay napakahilig sa mga pampaswerte. Kahit napakarami ko po mga pampaswerte at kapag may mga bago sa aking mga pandinig, ay nako mga bossing, hindi ko po yan pinalalampas at parang hindi rin ako makatulog kapag po ako ay hindi ko nagagawa po ito mga bossing. At sa araw-araw ako po ay gumagawa ng mga pampaswerte. Bukod po sa numero uno na nakaugalian ko na ang pagdadasal sa may silangan, tuwing umaga, nagtatapon ng mga kamalasan. Kahit yung sa mga ganyan mga simple mga pamamaraan, tayo po'y suswertihin. Obserbahan nyo po yan mga bossing. Ugaliin nyo po ang manalangin, humarap kayo sa may silangan, manalangin ang timtim na mula sa inyo pong puso, sabihin nyo lahat yung mga nararamdaman ninyo, kung ano man yung mga pagsubok nyo pinagdadaanan na magmumula sa ating pong puso, mabilis pong tumatalab kung ano man ang ating hihilingin. At pagkatapos ay sasabayan pa natin ang mga pampaswerte. Ewan ko na lamang kung hindi kayo po ay magulat sa dami ng swerteng darating po sa inyo. Basta positive ka lamang. Kapag po ikaw ay may pumapasok sa isipan natin na nega, kukontrahin po natin yan mga bossing. Pero syempre, lagi nyo po tatandaan mga bossing, kung ang problema po natin ay tungkol sa usapin ng pera, dadagdagan ng sipag at tiyaga. Kasi kahit ikaw ay manalangin na manalangin, gumawa ng mga pampaswerte, at uupo ka lamang at ikaw ay hindi kakayod, wala pong swerte tungkol lalo na sa pera na darating. Kaya kailangan pagtrabahuhan po natin yan, dahil yan po ang numero uno natin, kung yan ang problema po ninyo, numero uno na solusyon sa mga problema. Pero syempre, dahil sa panahon ngayon ay hindi po sapat ang sipag-sipag lamang, kailangan ay meron tayong mga gatong mga pamamaraan. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, saktong-sakto ngayong araw na ito ay Martes, subukan niyo po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte. Etong aking share sa inyo ay napakasimple. Pero lalagyan ko rin po ito ng mga ibang mga buto. Buto po kasi ang ating topic ngayon mga bossing. Lalagyan ko rin ito ng mga ibang buto na maaaring hindi natin masabi, makakayo ay meron. Or kung nais kayong umorder, ay di umorder po kayo mga bossing. Madalas naman ako ngayong umorder sa mga online-online lamang mga bossing. Ngayon po mga bossing, kaya nasa inyo kung gusto niyo pong umorder or yung gagamitin yung nasa kusina lamang, yun na lamang po mga bossing. Marami po akong mga binibigay sa inyong option ko ano po ang gusto po ninyo ng mga pampaswerte. Kung mapapansin nyo yung nasa mangkok na yon na batik-batik na yan mga bossing, yan po mga bossing ko, yung mga unang benta, halimbawa, meron akong bagong nilabas na ganito, unang benta sa ganito, ganyan. Kaya kumbaga pinagsasama-sama yan kasi importante yung unang benta. Ganon din po yung halimbawa, sa halimbawa isang mangkok na bigas, lalagyan nyo ito ng mula sa maliit, halimbawa magsisimula tayo sa 5 centavo, tapos 10 centavo, ganun po ang bilang mga bossing. Tapos sumunod po nito, 25 centavo, piso, 5 piso, 10 piso, tapos 20 na buo. Pagtapos ng 20 na buo, 50 pesos, 100, tapos 500, yung mga ganun mga bossing, hanggang umabot siya ng 1,000. Ngayon po mga bossing, ang gawin nyo po, ay paikot-ikotin nyo po siyang ganyan. Yung kumbaga, mula doon sa maliit, palaki ng palaki po siya. Pero magsasama ka dyan ng isang unang buwen na mano po ninyo mga bossing. Halimbawa, rumakit ka, ikaw ay nag-aahente ng lupa or kung ano man inaahente po ninyo, yung unang-unang komisyon nyo po dyan, pero hindi lahat. Halimbawa, ang komisyon nyo dyan ay 100,000. Ngayon, kukuha ka ng 1,000 pesos at wag mo itong gagastusin. Yung mga ganun mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito na. Mamimili ka kung ano ang buto na meron po kayo. Pwede po dito ang munggo. Pwede rin po dito ang ito pong ating sunflower seed. Ayan, itong ating sunflower seed. Pwede rin po dito yung ating lotus seed. Ayan, ito pong mga bossing. Munggo, sunflower seed. Tapos itong ating lotus seed. Tapos pwede rin po dito yung buto ng kalabasa. Yung okay po yun. Tsaka ano pa ba mga buto? Meron tayong nutmeg. Tapos meron tayong mga iba't ibang klase ng beans. Meron black eyed peas. Meron po tayong green peas. Depende na meron po sa inyo mga bossing. Ayan, mamimili kayo. Napakarami nating option. Ngayon po mga bossing, ang gagawin lamang po natin, kumuha po kayo ng 3 piraso ng ganito.
kung ano't ano man po yan, kung sa munggo, 3 piraso din, isiksik nyo po ito sa inyo pong pitaka. Pagkatapos, kung sa halimbawa kahit anong klase na buto, isiksik nyo po yan, mga bossing. Pagkatapos ito, mga bossing, kayo po ay kapag siniksik nyo po ito, nakaharap kayo sa may silangan. At bawat butil, bawat isang siksik, katakot-takot na mga panalangin na sobrang lahat ng nais ninyo na maganap sa inyong buhay ay i-wish na po dito. Pagkatapos po nito, sabi nyo, siksikliglig at umapaw at napakaraming pera ang dadaloy sa aking pitaka. Pwede nyo rin po itong lagyan ng kapranggot na kapranggot na asukal. Bakit po ba swerte ang asukal? Ang asukal, di ba, matamis po yan. At saka kagaya ng mga tsokolate, kasi for abundance po yan. Or kaya, ikaw yung asukal, ikaw yung sugar, tapos yung mga langgam, maglalapitan sa inyo. Kumbaga yung swerte, or kaya mga customer, maglalapitan sa inyo. Ganun po yung mga bossing. Kaya, ito po isa sa mga napakaswerte kung naniniwala kayo. Siksikan nyo lang ng kapranggot na asukal, kasi baka naman langgamin ang inyo pong pitaka. Pwede rin po ito, mga bossing, kung kayo ay may negosyo, sa kahan ninyo, sa arinola or dilantar, depende sa pinaglalagyan nyo ng pera. Isiksik nyo ang mga buto na kung ano meron po kayo, ha. Mamili lang kayo doon kung ano meron po kayo. 3 piraso lamang, tas kapranggot na asukal. Yun lamang, mga bossing. Pero syempre, mga bossing, lahat ng mga pampaswerte, lahat ng gumagawa ng mga pampaswerte, lahat ng mga kung ano man po yung ginagawa nyo ritual, sikreto lamang po yan. Huwag nyo ipagsasabi. Huwag nyo na rin po i-comment dito na nakagawa na po kayo, ganyan-ganyan. Huwag na po, kasi sikreto lamang po yan, mga bossing. Lagi nyo po tatandaan, kapag may nakakaalam, may mga kumukontra pa. Maaaring kayo po yung antabay na swerte, may kumontra na. Kasi yan po, mga bossing ko, kailangan lahat ng mga pampaswerte ganyan, sikreto po yan. Kaya kung gusto nyo mag-share, kasi gano'n naman tayo mga Pinoy, tayo po ay minsan, lalo na ako, na-excite tayo, masaya tayo, na-share natin sa iba. Ngayon po, i-share nyo na lang yung video po natin. At huwag na lang po ninyo sabihin na kayo po ay gumawa. Kasi hindi natin saklaw ang bawat kaisipan ng bawat tao. Minsan, naniniwala sila, minsan naman ay hindi, makontra pa yung kung ano yung ginawa po ninyo, ay naniniwala kayo, masasaktan pa kayo, kasi minsan ganyan din po ako, halimbawa, ay ganyan, nasasaktan ako, kaya kumbaga, magaling pa, kaya hindi ako nakipo, kaya kapag minsan, kung ano na lang yung sabihin, ay ganun po ba, ganun, sumasang-ayon lang ako, pero sa isipan ko, iba-iba kasi tayo ng pananaw, ako rin yung tipo na ayoko makapanakit, kumbaga, opinion mo yan, kaya nasang-ayon lang din ako, depende po yan sa kumbaga sa sitwasyon. Kaya kailangan, mga bossing, kaya kung kayo naniwala sa ganito, lumarga po kayo at solohin nyo na lamang ang paggawa po ninyo at huwag nyo na po itong ipagsasabi pa. Minsan pa nga po, kahit sa loob ng ating tahanan, halimbawa yung ating relasyon, kontra. Basta bago kang gumawa, sabihin mo muna siya na huwag kang kukontra. Naniniwala ko dito, kanya-kanya tayo, respetuhan lang. Mga ganun, mga bossing. Huwag nyo nang punahin ko ano yung aking ginagawa. Kasi nakukontra pa eh. Sabi ko, dati, ginawa ko po ito, tapos may naririg akong gano'n. Sabi ko, huwag ka na kumontra, kasi pag ito'y tayo sinuwerte, sama-sama naman tayo. Kaya huwag nang wala ng kontra-kontra. Kaya nang dumating po ang swerte, yan na nga po, mag-naniwala na sa swerte. Hayaan nyo na lang sila na sa ngayon hindi pa sila naniwala. Soon, kapag dumating na sa inyong swerte pa, sa huwag nyo iintayin, magugulat ka na lamang na sunod-sunod ang mga swerteng darating po sa inyo. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga tumapamamaraan, mga bossing, lumarga po kayo, subukan nyo po ito. Yun na po, mga bossing. Salamat po.